Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na ang Persian Empire ay nagpasimula lamang sa isang maliit na bansa sa rehiyon ng Babylonia? Bago lumaki ng gusto ang imperyo ng Persia noong 835 BC, ang mga Medes na nagmula sa Media sa bandang timog kanluran ng Caspian Sea ay ang mga naunang nanirahan sa malaking bahagi ng Iran. At noong bandang 549 BC, si Cyrus the Great ay sinakop ang Medea, Ionia at Lydia at dito niya binuo ang Persian Empire na kanyang pinamunuan. Si Cyrus ay isang magaling na leader at mananakop. Pinalaki niya ng gusto ang Persian Empire. Malalakas ang Persian Army sa panahong iyon. Sinakop nila ang napakalaking lugar mula sa Turkey hanggang sa borders ng India. Sa pananakop na ginawa ni Cyrus the Great, marami silang nakuhang mga kayamanan. Nagpatayo din siya ng mga syudad at mga palasyo. Namuhay ang imperyong Persian sa karangyaan. Nagpasasa sa lahat ng yaman at masasarap na bagay. At dahil sa laki ng nasasakupan ng imperyong ito, mga bulubundukin kung saan iba't ibang uri din ng tao ang nananahan. Dahil dito, ang ilan sa mga ito ay lumalaban sa imperyong nagpapahirap sa kanila, ang imperyong Persia. Dahil sa dami ng lumalaban sa imperyo, binuo ng Persian Empire ang kapulungan ng 10,000 magigiting na mga mandirigma na tinawag na The Immortals. Natutugi sa lumalaban nga sa imperyo. Tinawag silang mga immortals dahil sa paniniwala nila na kung sila ay mamamatay ay muli silang mabubuhay o mapapalitan sa ibang pagkatao. Medyo may pagkahawig sa paniniwala ng reincarnation. Si Cyrus the Great ay nagmula sa Achaemenid Dynasty. Siya at ang mga emperador na sumunod sa kanyang mamuno ay binansagan o kinapit sa kanilang mga sarili ang titulo bilang King of the Kings. Sila at ang mga malalapit sa kanila ay namuhay sa kasaganaan. Bagamat ang karamihan sa populasyon ng Persia ay mga magsasaka, craft workers at mga alipin lamang. Gaya ng mga modernong estilo ng pananakop, ang ginawang pananakop na imperyo ng Persia ay inorganize ang buong imperyo. Pinakisamahan nila ang mga lugar na kanilang sinakop para madali nila itong makontrol. Hinati nila ang imperyo sa 20 probinsya. At ang kada probinsya ay pinamamahalaan ng tinatawag na satrap, isang opisyal na inatasan ng emperador na mangolekta ng buwis. Ang satrap ay naging makapangyarihan sa lugar na kanyang pinamamahalaan, kung kaya't para siyang naghari-harian sa nasasakop niyang lugar. Kung kaya naman ay nagpapadala ang emperador ng mga espiya para sundan ang galaw ng isang satrap. Kung ito ba ay may pagtataksil na ginagawa o kung sinusurrender ba nito ang lahat ng buwis na kanyang nakokolekta. Ang imperyo ng Persian ay lumikha ng napakaraming mga daan na nagdudugtong sa bawat lugar ng imperyo para madaling marating at ma-access ng mga kolektor ng buwis ang bawat lugar. Isang beses isang taon ang bawat probinsya ay nagpapadala ng representative sa Royal Palace para magbigay ng regalo sa emperador. Ginto mula sa India, mga kabayo mula sa Assyria, at mga kamelyo mula naman sa Bactria. Matapos ang pamumuno ni Cyrus the Great, siya ay pinalitan ni Darius the First. Si Darius the First ay namuno mula 522 hanggang 486 BC. Sa panahong ito ay nasakop ng mga Persians ang ilang bahagi ng Ehipto noong 518 BC at nasakop din ang Indus Valley noong bandang 513 BC. Dahil nga sa lumaki na ng gusto ang imperyo ng Persia, ay nagpadala ang emperador sa iba't ibang bahagi ng imperyo ng mga skilled workers para bumuo ng mga syudad at palasyo. Kasama sa mga pinadala ay ang mga mason mula sa Gresya, mga brick makers mula sa Babylonia at mga panday ng ginto mula naman sa Ehipto. Ang imperyo din ng Persia ay nag-import ng mga raw materials gaya ng kahoy na sidar mula sa Lebanon at ivory mula naman sa Ethiopia. Ang emperador na katulad ni Darius the First at Xerxes ay naglalagi sa palasyo na matatagpuan sa syudad ng Persepolis. Sa palasyong ito ay pinupuntahan ng mga tao ang emperador para magbigay pugay.
Bandang 518 BC, nang maging ganap na pinakamalaking imperyo sa buong mundo ang Persian Empire, mula sa India hanggang sa Mediterranean Sea, at ang kapitolyo nito ay ang Susa. Kabilang sa mga naging bahagi ng imperyo ay ang sibilisasyon ng Ehipto, Sumeria, Indus Valley at ang Anatolia. Masasabi naman natin talagang malakas ang Persian Empire, lalo na ang mga mandirigma nito. Kaya nga nagawa nilang mapalaki ang kanilang nasasakupan. Pero hindi lahat ay pumapayag sa pananakop nila. Gaya na lamang ng mga Sechans, ito ay ang mga grupo na walang takot na mga ngabayo mula sa hilaga. At syempre ang matitikas na lahing Griego. 490 BC nang subukan ng Persian sakupin ang Gresya. Pero natalo sila sa labanan sa Marathon. Noong 480 BC, sa pamumuno naman ni Xerxes ay muling tinangka ng Persya na sakupin ng Gresya. At bandang 330 BC na nga nang sakupin ni Alexander the Great ang kabuuan ng buong Persian Empire. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye!